Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome sa another episode ng Punchtime with Alex Calieja. Ito po si Alex Calieja. Bago tayo magsimula ng ating episode, gusto muna kayong imbitahan sa aking birthday show sa October 4 and 5 sa Maybank Theater, October 11 Music Museum, October 12 Insular Life. Ang ticket ay available sa ticketworld.com.ph. Yan po, mura pa ang ticket. Dahil sa early bird hanggang September 15. So please watch Happy Together the Birthday Show. Tapos yung workshop ko August 17 sa Asbury, kung gusto niyo matuto magpatawa, pwede niyo gamitin sa sales, business o kaya gusto niyo maging nakakatawa sa barkada niyo. August 17, ang detalye po ay sa alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. Magkakaroon tayo ng US tour kasama si Tuesday Vargas, August 23 sa Hayward, California, August 24 Cerritos, California, August 30 Phoenix, Arizona, and September 1 dyan sa Portland, Oregon. Tickets ay available sa alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. Kita-kits dyan ha, pasuporta lang po. Maraming salamat. Ito na, nagugustuhan ko itong mga episode na ito na nagbibigay ako ng opinion. Dahil naniniwala ako na ito ay malayang pamamahayag or democratic country naman tayo. Opinion mo, ginagalang ko, opinion ko, galangin mo. At nag-o-observe din ako, observation. So, yan naman, para maging maayos. No? Connected naman sa comedy, kaya pinag-uusapan na rin natin. Pag-usapan natin yung nangyari kay Jude Bacalso. Yung tinawag na sir na isang waiter. Kasi medyo malaking issue rin yun. No? Pag-usapan natin yung tatlong taong involved. Tatlong grupong involved. I-grupo na natin ha, para masaya. Unahin natin yung mga waiters. Kasi yung tumawag na sir. Hindi ko na papangalanan. No? Sa kanya, malamang dahil sa paggalang talaga yun at wala talaga mali siya. Bibigay na natin sa kanya yun. Wala siyang mali siya. Kaya natawag niya na sir, respeto yun. Yung si Jude, meron siyang gustong ipaglaban yung karapatan niyang tawagin siyang ma'am, pero mali yung pamamaraan niya dahil pinarusahan niya yung tao. According to sa lumabas, ha, pinatayo niya at hindi na lang niya tinanggap yung apology at nag-move on. No? So yun ang mali niya. Malinaw na mali siya doon. Yung sa gagustuhan niyang ipaglaban yung karapatan niya, natawagin siyang ma'am, eh mali yung pag-execute niya sa kanyang karapatan at pinatayo niya yung tao. Doon siya nagkamali. Sino yung pangatlong grupo? Yung gumawa ng mga memes after na panay tawag sa kanya ng sir. Yun, hindi ko na maintindihan yun. Siguro, mob mentality. Nakakatawa nga naman. Ayaw patawag. Di binomba mo ng sir. Para lalong akatawa eh, no? Pero, doon napapasok yung makasabihan na sa tatlong grupo na yun, yung grupo ng pangatlo ang medyo, yun na walang marina talaga sila dahil naging bully sila ni Jude. So, may kasabihan nga tayo na hindi mo maitatama ang isang mali na isa pang mali. Nagmamalinis ba ako? Hindi. Kasi kung bata-bata ako at unang tendency ko, ganun din ang gawin ko eh. Pero tinatawag sa edad ko ngayon na maturity, able to process things before acting or saying anything. Tinignan ko kagad na hindi makakatulong to at baka ma-justify pa yung ginawa ni dahil siya na ngayon ng pangalawang biktima. 'Di ba? Kasi unang biktima dito yung waiter eh kasi naparusahan siya ng medyo sobra-sobra sa ginawa niya. Hindi naman niya sinasadya. Again, giving the benefit of the doubt sa waiter. Si Jude naman, sa akala niyang tama siya dahil hindi siya tinawag na pinarusahan naman niya, mali. Pero alam na natin na si Jude ayaw magpatawag ng sir at gumawa tayo sa social media ng katakot-takot na memes. Hindi ko ma-justify yung pangatlong grupo na natinatawag ang isang, siya na ngayon ang biktima. Kung tatanggalin natin yung waiter, Jude versus the memes, medyo ikaw na yung nagkamali doon sa aspeto na yon. Kasi nagsabi na yung tao na ayaw magpatawag, galangin na natin siya kasi nagpayag na siya regardless kung ano yung itsura. Kasi nakalimutan natin eh. Ang nangyayari tuloy ngayon doon,
Naging grupo siya, grupo ng transgender, LGBTQIA+, versus waiter. Pero dapat hindi natin ginawa yung ganun labanan eh. Dapat, sa totoo lang, ang tao, regardless ng grupo, may masama at may mabuti. Kasi imagine nyo, huwag natin gawing transgender yun. Ang gawin natin, ano yung palitan natin ng mayaman na babae. Mayaman na babae, na donya. Siya naman ang nagpatayo. Dahil hindi siya tinawag na, hindi siya natawag ng gusto niya. Hindi siya binigyan ng paggalang. Hindi naman labanan ngayon yun ng ano, ng isang transgender versus waiter. Labanan nyo ng mahirap at mayaman. Isang mayaman, pinatayo ang waiter. So, grinupo nyo na naman sa mayaman. Ang comment na naman dyan, lahat naman talaga ng mayayaman, masama eh. Diba? Karamihan sa mayaman, masama. So, nagkaroon na naman tayo ng stereotyping, nagkaroon naman tayo ng generalization. Pwede naman natin isipin na yung particular na tao na yun ang masama. Or sa ibang sambanda naman, hindi naman lahat ng mabuting tao na bibilang sa isang grupo. Lahat ng tao pwede maging mabuti, pwede maging masama, na walang kinabibilang ang grupo. Ayun ang gusto kong sabihin. Palitan mo naman politician yun. Panatayo naman niya yung waiter. Lahat, alos talaga ng mga politiko, masasama ugali. Linalahat natin ngayon. So, kawawa naman yung mga politikong mabait. Kawawa naman yung mga mayayamang mabait. Kawawa naman ng mga transgender na tumatanggap ng sir. Dahil linahat natin eh. Diba? Ginawa nating labanan ng mga grupo. Doon ako nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng stereotyping at generalization. Diyan tayo nagkakaproblema, nagkaka-issue. Diba? Palitan mo ng clown yan. Yung clown naman na pinatayo. Pinatayo naman ng clown yung waiter. Kasi tinawag sa Bayoyong. Eh, hindi naman sa si Bayoyong. Kasi lahat ng ano, Bayoyong clowns eh. Eh, dina-offend siya, pinatayo niya rin yung waiter. O sasabihin naman natin, yung mga clowns talaga, lahat yan sensitive. So, hindi. Nagkataon lang na mayroong masamang tao at mabuting tao, regardless sa edad, sa kasarian, sa political affiliation, sa religion affiliation, sa gender preference, wala. May taong masama at may taong mabuti. Period. Yun ang pinaglalaban ko doon. Sana hindi natin pinaglalaban na pocket nakita natin transgender yung may issue, talaga yung mga chance, di ba? At di ba, hindi siya lahat. Gawin nating isolated case na kailangang itratong isolated. At matuto tayo sa lesson na yun. Hindi natin kailangan na ikuyog sa iba't ibang memes. Kasi mob mentality yun eh. Na, again, sinasabi ko ba, hindi mo magagawin, Alex? Hindi. Nung nakita ko na maraming gumagawa, medyo nag-isip-isip na rin ako. Sabi ko, medyo mali na to. Yun. Parang I'm just using my maturity. Ganun kasi ang labanan ngayon eh. Ang ginagawa natin, ginugrupo-grupo natin ng mga tao, ganun din ang nangyayari sa joke. Ginagawa natin dad joke, tito joke. Tapos may mga bagong joke. Merong mga woke joke and everything. Sana, kaya ito rin ngayon, pag may batang nagbigay ng joke na tito joke, sasabihin niya muna tito joke. Hindi na lang natin sabihin joke. Di ba? Kung natatawa ka, di ba? Kasi pinapauso rin natin ngayon yung mga sa panahon mo, sa panahon ko. Wala namang panahon mo at panahon ko. Nabubuhay pa ako, panahon natin lahat ito. Doon ko rin nililate yung paggrupo-grupo ng mga jokes. Kasi, ngayon, nagkakaroon tayo ng mga, pag may joke na bastos, tito joke. Pero pag nagbastos naman yung kabataan, ano tawag doon? Di ba? Huwag na nating igrupo yung mga joke. Ang gawin na lang natin, nakakatawan joke. At pag ayaw mo ng joke na yun, huwag mo na lang igrupo sa iba. Ibig sabihin, hindi mo lang trip yung joke na yun. Di ba? May mga bastos joke din ng mga kabataan. At may mga bastos joke din ang mga matatanda. Pero huwag mong sabihin na, tito joke yan. Hindi na joke yan. Ako, katulad ko, may mga joke akong binibitawan dati na hindi ko bibitawan ngayon. Hindi porket dahil tito joke yun, kundi natuto ko na ayoko ng joke na yun. Walang klasifikasyon sa akin ng joke. Ang joke na medyo foul na, foul yun. Hey, it's Dan. It's Ro. Chino. Neo. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and, syempre, as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts.
'di ba? Kaya lang tulad din natin sa mga ano, sabi natin may mga tito tayong bastos. Pero mga tito tayong mabuti. Yung tito mo eh inaakbayan ka at nagsasalita ng masama, eh baka tito mo lang 'yun. Hindi lahat ng tito ganun. May titang Karen, yung parang Marites, hindi lahat ng tita Marites. Hindi lahat na naguumpukan sa sari-sari store ay Marites. Na doon tayo nagkakaproblema, umaabot na sa pagiging sa jokes eh. Na ang tinatawag ko nga doon ano eh, yung your convenient truth. Ginagamit mo yung truth na yon pagka pabor sa iyo. There's no such thing as ano as tamo ngayon, yung mga nagba-viral, yung mga joke na palibasa lalaki at cool ka lang na nagba-banter sila ng mga joke ng mga usapang tambay. Nagba-viral ngayon. Kasi may mga kabata ang na-appreciate yung joke na yun. Ibig ba sabihin, hindi sila ano, hindi sila nag-evolve, nag-modern? Hindi. Dahil ang comedy, pag nakakatawa, nakakatawa. At meron akong ano, division sa comedy. Meron akong limit sa comedy. At ano ko to, ayoko ng religion joke. Ayoko ng religious joke, ayoko ng political joke masyado. Pag gusto mo yun, hindi ko sinasabing mali ka. Ang ibig ko sabihin, magrespetuhan na lang tayo na wag nating lagyan natin lang label ang joke para may mga grupong, dito tayo, may mga grupong dito tayo. Hindi dapat. Ang original goal mo is magpatawa at wag lagyan ng klasifikasyon ng jokes. Ang jokes na foul ay foul regardless kung sino ang bumitaw. Hindi monopoly ng isang boomer ang laging foul na joke. May nagbibitaw din ng foul na joke sa mga kabataan. Ang foul is foul regardless kung sino bumitaw. Ang offensive is offensive regardless. 'Di ba? Kung masamang tao ang nagparusa sa isang waiter, huwag mong hanapan kung saan siya nabibilang. Kung offensive ang joke, huwag mong hanapan kung sino bumitaw. Ang bumitaw ng offensive joke ay isang offensive na tao. Huwag nating, matanda na, kaya pala boomer. Ay, bata, pa-woke. Hindi ganun. Ang isang dinakakatawang joke ay isang dinakakatawang joke regardless. Diyan magsisimula. Huwag nating igrupo-grupo at huwag nating paabutin sa komedya. Yung parang klasifikasyon ng mga joke. Offensive is offensive. Funny is funny. Walang certain, kung may nakaagusto ng audience na ganun, ibig sabihin, audience sila ng ganon, hindi dahil sa pina-follow nila yun, kundi doon sila natatawa. So, natatawa pa rin sila sa ganon. Pero, huwag natin silang questionin. At huwag mo rin questionin yung joke ko. Diba? Kasi, for example, dati mong joke, ganon ang style ng joke mo. Tapos, nagbago ka ng joke. Huwag mo namang tirahin yung dating pinagalingan mo dahil kahit paano, nainabang ka doon. Ngayon, pocket bago na yung joke mo, sinasabi mo na mali yun. Hindi. Kaya nga nagkaganyan kasi nagkaroon ka ng learning process. Hindi naman lahat ng nakaraan natin sinusuka mo. Dahil ang lahat ng nakaraan natin, kaya tayo nagkaganito bilang isang mabuting tao, kaya ka nag-grow, is because nanggaling ka sa ganun. So, may mga joke na binibitawan ka kasi na-realize mo na hindi na bagay sa'yo. Pwedeng, okay yun, pero wag mong sasabihin yung pinanggalingan mong joke is mali na. Kasi ibig sabihin lahat ng gumagawa ng joke mo dati, ng style ng joke mo, mali. Hindi. Nagkataon lang na hindi mo na gusto yun at ito na ang nakuha mo yung gusto mo at ito na, dito ka na nagiging successful. Nagkaroon ka ng parang selection. Ay, trial and error at ito na ngayon yung balibago mong desisyon. Kasi dapat naman talaga nag-evolve tayo. Kahit ako, speaking for myself, may mga jokes ako dati na ko ba binitawan yun? May mga forma tayo ng damit dati na ba't ko ba sinuot yun? May mga kaibigan tayong dati, ba't ko ba kinaibigan yun? Kasi ang mundo ay learning process. Hindi naman kung ano ka 15 years ago, ganun ka pa rin ngayon. Kahit paano may konti kang pagbabago according sa experience mo. At doon, ang natutunan ko, minsan hindi magandang yung pag-i-stereotyping at generalization dahil lang sa may ginawang masama. Again, masama dahil masama siguro yung tao, mabuti dahil mabuti ang tao. Yung joke mo, maraming natatawa. Hindi masamang tao yung mga tumatawa sa joke mo. Diba? Hindi mabuti. Ibig sabihin, wag mo silang, ito yung mga, audience ko. Walang ganun. Sana lagi natin isipin, ang tumatawa ay tumatawa. Period. Parang ganun. Wag na rin natin yung mga joke.
i-grupo-grupo na, ay, hindi ko joke yan, hindi ko, ay, mali yan joke mo, ay, tama itong joke ko, ay, luma na yung joke mo, ay, panahon pa ng lolo ko yan, ay, panahon pa ng, at dami tuloy bumabalik ng mga joke ngayon, joke ni Babalup, bentang-benta ngayon, di ba? Pero tito joke yun, yung mga Richard Gomez, Raymart Santiago na nagbabiral ngayon, o ano ba, kailangan ba natin mag-gatekeeping? Ano? Gatekeep ba na? Uy, huwag kayong tumawa dyan ha. Bata kayo ha. Tito joke yan. Huwag nyo angkinin yan. Ba't kayo tumatawa ngayon dyan? Di ba? So, may mga panahon din ng joke. Nagkaroon sila, nakakatawa sila ng, di ba? May mga bumabalik-balik yan. Walang, there's no such thing as panahon mo at panahon ko. Habang nabubuhay tayong lahat dito, panahon natin to. And let's have a, ano, parang ito, lagi naman tayong positive ender. Sana encourage natin lahat ng mga jokes. Yung mga jokes ng mga nila Waki Kiray, tinatawag natin gay comedian jokes, nagpapatok yan. Yung kakatapos ng Laugh Out Loud na competition, may kanya-kanya silang jokes, may napatawa silang, hindi mali yung mga taong tumawa sa ila. May mga taong tumatawa sa iba't ibang klase ng joke, huwag nating isiraan yung mga jokes na hindi natin tinatawanan kasi may kanya-kanyang taste ang mga tao. Yung nakaraang, yung mga roast battle, may natatawa dyan. Yung insultuan, may natatawa dyan. Yung style ni Ate Gay na yung mashup ng kanta, may natatawa dyan. Pag hindi ka natatawa dyan, huwag mong i-classify na, ay, pang matanda, ay, pang baduy yan, ay, pang walang, ay, pang masa yan. Wala pong pang masa, wala pong ano. Pag natawa po ang tao, ang tawag po doon ay nakakatawang joke. Yan po! Kaya nga tandaan lagi, spread the laughter, and not the negativity. At ito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay kung di po kayo nag-agree, eti move on. Pag nag-agree kayo, salamat. At pag nag-enjoy kayo sa episode na to, i-share nyo, i-follow nyo lang, pasabihin nyo sa mga tao. At yun po. At magkita-kita ulit tayo sa next episode. Stay healthy, stay happy, keep on smiling, be positive. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.